Raquel Pempenko naglabas ng saloobin matapos sabihan siya ng Jake Cyrus na sira ulong nanay sa kanyang libro. Narito ang buong istorya. Ina ni Jake Cyrus ni si Raquel Pempenko, itinanggi ang mga akusasyon ng kanyang anak laban sa kanya na inaabuso umano niya ang singer. Sa kanyang libro na I Am Jake, inilaad ng singer ang mga pangyayaring naranasan niya kahit noong siya ay bata pa. Tinawag pa ang singer ng kanyang ina na si Raquel bilang isang evil queen at abusive mother. Sa pangalawang chapter ng kanyang libro na may pamagat na Mommy Dearest, sinabi ni Jake na mismong siya ay hindi na kinikilala ng kanyang ina. Inilahad pa ng singer kung anong uri ng pang-aabuso ang mga nararanasan niya sa kamay ng kanyang ina simula noong siya ay bata pa. Naibahagi din ni Jake ang mga panahon na gumagawa pa ng kanyang ina ng mga fake account online para lamang batikusin ang kanyang naging desisyon sa paglalantad sa publiko na isa siyang lesbian. Kinwestiyon pa ng singer kung bakit umano palaging lumalapit sa kanya ang kanyang pamilya sa tuwing nangangailangan nito ng tulong kahit paman pinaramdam ng mga ito sa kanya na tila nag-iisa lamang siya. Pahabay mo uli yung buhok mo dahil magme-mentor ka sa X Factor Philippines. Magpakulay ka, magpa-style ka, lahat gawin mo. Kailangan magmukha. Isang eksklusibong interview sa pep.ph, inahayag naman ni Raquel Pempenko ang kanyang panig sa mga akusasyon ng kanyang anak laban sa kanya. Nagpadala din siya ng isang mensahe sa pamamagitan ng Facebook Messenger sa nasabing entertainment website at sinabing, "Isa lang ang masasabi ko sa libro. Sira ulo lang ang bibili ng libro dahil sira ulo ang gumawa. Wala naman sa sariling katinuuhan si Charisse. Naaawa ako para sa kanya dahil ginusto niya lahat ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Nasaan ba siya ngayon?" Sinabi din ni Raquel na ang kanyang evilness ay nakatulong ng malaki sa karir ni Jake sa showbiz. Aniya, kung di dahil sa evil mother niya, wala siya sa kinakatayuan niya ngayon. Nakilala siya dahil sa evil mother na tinatawag niya. Walang magulang ang naghahangad ng makakasama para sa kanilang anak. Bukod tanging si Charisse ang gumagawa nito sa kanyang ina. One of the hardest challenges I've ever experienced in my own life. Kasi hindi ko naman talaga pinangarap na yun. Hindi siya aangat at maibabangon pa ang nasirang karin niya kahit gawin pa niya akong masamang tao. Kahit ilang libo pang libro ang ikalat niya. Dagdag pa ni Raquel na kung sakali man manalo siya sa loto, ay ibibigay niya lahat ang mapapanalunan kay Jake nang sa gayon ay matigil na ito sa paninira sa kanya. Sa tuwing ika'y nakikita, sana naman magpakilala. Ngayon ang masasabi niyo sa balitang ito. Share your comments below at babasahin natin yan isa-isa. At kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button para naman lagi kang updated sa mga kaganapan sa mundo ng showbiz. Hanggang sa muli, paalam!